Magandang araw sa inyo lahat. My name is Benji Palaroan Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Alam ko, nakapagpili na kayo ng property para sa family niyo. And nagbabayad na kayo ng down payment at inaayos nyo na yung requirements sa pinili nyong financial institution para i-loan yung property. Sa video na ito, i-discuss ko paano ang turnover ng isang property sa buyer. Importante ito para malaman nyo at maka-prepare kayo sa mga sumusunod na property or dokumente na ayusin sa future na pag-turnover ng property. So, bago ko i-discuss itong mga prosesong to, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin channel, i-click ang bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga video. Manood at matuto. Alam ko, excited na kayong lumipad sa binili yung property. So, i-discuss ko sa inyo yung mga proseso pag-turnover ng property sa mga buyers. Ito yung sumusunod. Una, huwag nyo kalimutang pirmahan o isign ang deed of absolute sale at panotary ito. Guys, importante itong dokumento na ito. Ito yung proof na nakapagbayad na kayo sa developer. So, huwag kalimutang pirmahan. At magkakaroon kayo ng copy in the future. Number 2, huwag kalimutang bayaran ang installation fee at miscellaneous fee. Ano yung miscellaneous fee? Ito yung mga sumusunod. Una, yung transfer of title, yung paglipat ng titulo. Pangalawa is yung bank fee, kung pinili ang banko. Kung pag-ibig naman, processing fee. Number 3, document stamp or government taxes. Ito ay kailangan bayaran dahil nagbibili tayo ng property. Number 4, yung water and electric installation. Ito yung pagkonekta ng kuryente at tubig sa iyong property. Sometimes, ang developer nagbibili ng promo na free installation but face-to-face basis to. Number 5, other fee. So, halimbawa, ano yung mga other fee? Like subdivision, membership, at association. Number 3, final inspection ng property. Ito yung nineneglect ng mga buyer. So, sobrang excited ng lumipat ng property. Minsan, wala silang time or hindi nila binibigyan ng pansin ng pag-inspect ng property. Dito, ang karamihan nagkakamali ang buyer. So, always have time to check your property. Check the status ng turnover ng developer. Please check. Dahil kasi, dito nyo makikita kung maayos yung turnover ng developer dun sa property na binili nyo. Always check, check. Maging mabusisi. Halimbawa, i-check nyo yung mga walls kung may mga crack. Tiles, kung may mga sirang tiles. Kung barado ba yung sink o yung monitor o kung maayos ba. Always check. Kasi mas maganda, turn over yung property niyo, gusto mo maganda or perfecto. Na talagang bago yung property na gagamitin niyo doon sa family mo or para sa iyo. Kasi kung nakapirma na kayo ng turnover slip, wala ka nang hapol doon sa developer. Kung hindi mo na notify yung mga sirang yan, hindi na nila ayusin kung nakapirma ka na ng turnover slip. So remember, check, check. So kung hindi kayo satisfied sa turnover ng developer, huwag pirmahan yung slip at i-refer ng developer yan. At papakita uli sa inyo hanggang masatisfy kayo. Number 4, I encourage you to attend on transfer process ng developer para ma-update kayo sa mga update na policies, rules and regulations, or other fee ng developer kung naglumipat na kayo sa bahay ninyo. Number 5, notify and schedule your transfer dun sa property para ma-assist kayo ng developer at ng security nila. So, para hindi rin kayo mahirapan. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Please like and share and subscribe.
sa aking channel. Kung may tanong man kayo, please comment below at sasagutin ko. Kung may topic naman kayong gusto kong video, please comment below and gagawin ko. So, have a great day! Thank you so much for watching. See you again on my next video.